tagumpay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop. Dahil pinaplano nga na magpa-DNA test nito nga ni Milidet dito nga sa kanila ni Lilet upang malaman nga niya kung totoo nga daw ba ang mga sinabi sa kanya nito nga ni Ramil na ito nga daw si Lilet ang kanyang anak. At dahil hindi nga rin inamin nito nga ni Ses dito nga kay Milidet ang buong katotohanan dahil tinatanggi nga ito nito nga ni Ses. Kaya nagsabi na nga lang ito nga si Milidet dito nga kay Ses na ipa-DNA test na nga niya dito ito nga si Lilet. Kaya habang nasa opisina na nga ito nga si Milidet ay dito nga dadating ito nga ang abogado at kaibigan nito nga ni Ramil upang sabihan nga ito na magpa-DNA test nga daw sila nito nga daw ni Lilet upang makampante nga daw siya at paniwalaan na nga niya ang sinasabi nga nito nga ni Ramil na anak nga nila ito nga si Lilet. Kaya nga ito nga si Milidet ay agad nga nila dito isasagawa ang pagpapa-DNA test nga sa kanila pero hindi pa nga nila ito sasabihin dito nga kay Lilet kaya sikreto pa nga dito ang kanilang gagawin na DNA test. Kaya makalipas nga ang ilang araw ay nakuha na nga nila kaagad dito ang naging resulta dito nga sa DNA test na ginawa dito nga kay Lilet at dito na nga malalaman nito nga ni Milidet na nagsasabi nga ng katotohanan nito nga si Ramil dahil anak nga niya dito ito nga si Lilet. So pakakaabangan nga natin dito kung ipagtatapat na nga ba nito nga ni Milidet dito nga sa kanyang anak na ito nga si Lilet na siya nga dito ang tunay na ina. Yan ang ating mga pakakatutukan at pakakaabangan dito tumalang sa Lilet Matyas.